Saan na yun? Saan na? Parang hindi yata dito. Lumampas yata ako. Chinatown dito po sa Binondo, Manila, ang oldest Chinatown sa buong mundo. Pagdating nga po sa Chinese culture at pagkain, kilalang-kilala nga po itong lugar na ito. On this episode, mga kaibigan, another historical vlog po ang gagawin po natin. Meron po tayong pupunta na isang lugar dito sa Binondo. Ito po yung huling tirahan ni Teodora Alonso. Kilala naman po natin si Teodora Alonso. Siya po ang ina ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Siya po ay very very hardworking na nanay, mapagmahal na ina, at very disiplinado sa kanyang mga anak. At dahil nga po sa kanyang medical condition, na-inspire po ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na mag-take up ng medicine. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po ako, bisitahin po natin ang huling tirahan ni Teodora Alonso dito po sa Binondo, Manila. Tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Okay mga kaibigan, nandito po tayo sa Calle Escolta. As you can see, ito po ang very iconic na Escolta Street. Yan po ang Savory. Hanggang ngayon hindi pa rin po siya bukas. At ilang taon na rin po sarado yan. Ayan. At ito nga po pala mga kaibigan, ang Filipino-Chinese Friendship Arc. Yan, matatagpuan po dito sa kantong-kanto ng Escolta Street. Kaya mga kaibigan, papasukin po natin ang Binondo at papunta po tayo doon sa may Binondo Church kasi doon po yung destination natin. Tara! Okay mga kaibigan, nandito na tayo sa Binondo area. So, nasa kalye po tayo ng San Vicente Street. Dito pa lang mga kaibigan, makikita nyo, ito yung bagong lagay ng mga dragon lamppost na kamakailan nandito rin po si Mayor Isko Moreno Dumagoso para tingnan nga itong mga dragon lamppost. Ayan o. Nag-start po siya pagbaba ng Filipino-Chinese Friendship Arc. Ayan po, ito yung unang-unang dragon lamppost. So ito, papunta po itong Binondo Church. Tara mga kaibigan, lakad tayo. So nandito na tayo sa Dasmariñas. Yan po yung mga dragon lamppost. Okay, lakad ulit tayo. Kakalampas lang po natin ang Dasmariño Street. Is papunta tayo sa San Fernando Street. Ito po. Yan po ang San Fernando Street. Diyan po matatagpuan ang huling tirahan po ni Teodora Alonso. Nandito na tayo sa San Fernando Street. So yan po ang ating Binondo Church. And by the way mga kaibigan, kung matatandaan nyo po sa mga previous vlogs po natin, sa history vlogs, kinover din po natin ito. Yan po, very very iconic na bahay po yan. Yan po ang
Pasiteria Maquinista de Buen Gusto. Kaya ako po nasabi very historical din po yung landmark na yan, mga kaibigan, dahil nabanggit po kasi ni Rizal sa isa sa kanyang novels sa El Filibusterismo yung Pasiteria Maquinista de Buen Gusto. I will link that video vlog dito sa description box below, mga kaibigan. Ito po uli yung thumbnail, yan po. Pwede niyo po siyang panoorin. Kaya mga kaibigan, puntahan na po natin ang huling tirahan ni Teodora Alonso dito po sa San Fernando Street sa Binondo. Mabanggit ko na rin po pala, mga kaibigan, si Teodora Alonso, ang kanyang pamilya ay may bahay po sila sa Binyan, Laguna. It's a 200 years old ancestral house po ni Teodora Alonso doon po sa Binyan, Laguna. Yun po yung Alberto Mansion. Pero ilalagay ko rito sa screen, mga kaibigan, yung itsura po ng Alberto Mansion. Nako, mga kaibigan, dati po is nasira ho itong Alberto Mansion. Pero ngayon, mga kaibigan, maraming po salamat sa LGU po ng Binyan, Laguna. Yan po, at fully restored na po siya at sobrang ganda po ng Alberto Mansion. Please, bisitahin niyo po yun. Okay, hanapin pa rin ho natin kung nasaan po yung dating tirahan po ni Teodora Alonso dito po sa San Fernando Street sa Binondo, Manila. Sobrang lalito lang po ako at lumampas po tayo. So galing po tayo ng Binondo Church, buwaba po tayo sa tulay. Nilakad po natin ang San Fernando Street. Ito po ang San Fernando Street. Nasa kaliwang bahagi po yung dating tirahan po ni Teodora Alonso. Mga kaibigan, nandun po siya. Tara, pupuntahan po natin. Nandito na tayo sa tapat ng Ocean Cell Building number 478. Yan po. Yan po yung dating tirahan po ni Teodora Alonso. Namatay po si Teodora Alonso, mga kaibigan, noong August 16, 1911. So dito na po yung huling tirahan po ni Teodora Alonso. Tara, lapitan po natin. Makikita po natin dito, mga kaibigan, yung mga dalawang markers. So ito, basahin po natin. Pook na kinamatayan ni Teodora Alonso. Sa pook na ito, namatay si Teodora Alonso, ina ni Jose Rizal, noong August 16, 1911. So meron pa rito ang isa pang marker, ang tahanan ng kaanak ni Rizal, 1903. Daang San Fernando, Maynila. Si Teodora Alonso, ina ni Rizal, ay namatay noong ika-16 ng Agosto ng 1911 sa isang bahay na nakatayo sa pook na ito. Yan, ngayon na building 476-478 at may-ari nga si Ginang Luisa Lichanco. Yan po, mga kaibigan, yan po ang huling tirahan ni Teodora Alonso, ina ng ating mayani na si Dr. Jose Rizal. I hope na nagustuhan niyo po ang ating simple and very historical vlog sa araw nito. Kung may mga comments, suggestions, please comment down below po. Ganun pa man, mga kaibigan, nandito pa rin po ang dalawang markers na nagpapatunay na dito po sa lugar na ito dating nakatayo ang bahay ni Teodora Alonso. Kaya mga kaibigan, maraming po salamat at sinamahan niyo po ako. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click niyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po natin. Hanggang sa muli, mga kaibigan, kita kids, always stay safe, God bless, and maraming po salamat. Lunsod na Maynila.